5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa 10 healthy reminders before and after you eat dinner. So sa madaling salita, ano kaya yung mga tips ko sa inyo pagdating sa bago kumain at pagkatapos kumain ng hapunan? Bagamat ang madalas natin marinig, ang breakfast daw ang pinakamahalagang meal sa buong araw, ang mahalaga din po ang tanghalian, pati nga merienda, at lalo na yung hapunan. So ating pag-uusapan yan. Pero bago natin talakayin yan, meron muna akong gustong i-share sa inyo na very personal. Alam niyo po, ako ay graduate, sa mga hindi nakakalam, ako po ay BS Medtech. So graduate ako 1987. At nung taon na yon, yung buong batch namin na umaasa na magkaroon kami ng yearbook, ay medyo naantala na hindi namin alam kung ano yung pinakadahilan. Pero nagkahiwalay-hiwalay na kami, kanya-kanya, may mga nagdoktor, meron na maiba na mga medical technologies ngayon. Yung iba naman napunta na sa ibang larangan, business, yung iba nakapag-asawa at kung ano-ano, no? Hanggang sa, dahil sa social media, nagkaroon ulit kami ng connectivity. Totoo nga, di ba, nagko-connecting people . So, ang nangyari, nagkausap-usap at nakakatuwa na may mga batchmate kami na talagang prosigido na magkaroon kami ng yearbook. So, na-organize ito hanggang sa nagplano na magkaroon kami ng reunion, but na nagkataon naman na may mga pandemic. So, hopefully, baka next year, matuloy na yung aming reunion. At ang kagandahan pa nito, dumating just last week, bilang mo since 1987, dumating last week itong special package na ang laman nito ay ang aming yearbook. Ito po. Kaya nakakatuwa . Dahil kung siguro natanggap ko to noong 1987, baka hindi naman ako maging masyadong interesado dahil fresh pa sa akin yung mga kaibigan ko. Di ba? So ito po yung yearbook, nakakatuwa. At maraming salamat, no, doon sa mga taong involved na talagang naging reality. After 34 years, biro mo, tsaka ako nagkaroon ng yearbook. So ito po, no? Medical Technology Alumni Society, FEU, Nicanor Reyes Medical Foundation, no? So 1987. So gusto ko magpasalamat sa mga batchmate ko, si Mr. Alex Victorino, si Mr. Arnold Billiones. Nagkataon lang, no, na masaya, no, pero malungkot. Bakit? Itong dalawang nabanggit ko ay pumanaw itong taon na to. Pareho sila. Isa po dahil sa COVID at yung isa naman because an ailment. So, I'm sure kung nakikinig ka ngayon, Alex saka Arnold, maraming salamat sa inyo. At kasama nila si June, si Remigio Roque Jr., at si Heliton ko, maraming salamat. Ito yung mga batchmate ko po ito, classmate ko, no? Sila Aye, sila Melba, at yung iba hindi ko na mabanggit lahat, no? Pero, ayan, baka hindi nyo nakikita, ipapakita ko sa inyo. Ayan po, yung nakikita nyo. So, FE yan, 1987. Tapos, nung tinignan ko yung picture ko, ito, ipapakita ko sa inyo para... Ay, ito, saan ba yung picture ko dito? Baka magulat kayo . Ito yung picture ko. Ayan, yan. Ay, pakita ko sa inyo na mas malinaw, ha? Ayan. Yan pong nakikita nyo. So, yan mo nakikita nyo. Isipin mo, ang layo na, no? Nung mga panahon na yan, madalas ko marinig, kamukha mo si Charlie Dabaw. Boy pa naman si Charlie Dabaw nung mga panahon na yan, no? Tapos, kung nababasa nyo sa ilalim, medyo maliit, no? Palalakihin natin, ha? Ito po, basahin natin, ha? Ito mga to, usually pag mga yearbook, may nakalagay doon kung ano yung mga ambisyon mo, kung ano, pagka-graduate mo, ano gagawin mo. Pero, nagkataon, ako po ay isang taon na na-assign sa Clark Air Base sa Pampanga. Doon ako sa US, United States Armed Forces,
regional medical center na nag-intern. So nakalagay doon, nagulat ako, nabasa ko eh. Tingnan nyo ha, calculator. Ayaw ko sino sumulat nito. Towering height. Aba, kasi sa mga hindi nakakalam, I'm 6'1". Chinky eyes, aba, chinito. Chinese mestizo, hindi naman ako Chinese mestizo dahil suit saka si eh, parehong Chinese, no? Sa mga nagtataka, ang iksi naman ng apelido ni Doc saka ng kanyang middle name. Kasi so yung mother ko, si yung tatay ko. Kaya so si, so alam niyo na, social, di ba? Social, di ba? Tapos nakalagay plus gentleman and plus funny man. So ibig sabihin, nung pa, palabiro na ako. 1987 pa ho ito eh. So baka akala ng iba, si Doc, nagle-lecture palabiro, oh. Pero noon pa ako ganito. Simple, lovable, humble, responsible, warm-hearted equals Gary. Eh kaso dinagdagan niya ng plus, may plus handsome pa. Pero nung nag-equal, naging Andrew E. Magtaging Andrew E, de E as in excelente. Yun ang ibig sabihin yan. So thank you sa nagsulat na to kasi nung time na yun, wala ako sa Manila. So maybe ginawa nila ito. Eh kung sino man eh, sana totoo lahat yan. No? Ang totoo dyan na sigurado ko, yung sigurado-sigurado ko, yung towering height yan, medyo matangkad. Chinky eyes yan, tama. Funny man, pwede. Gentleman, pwede rin. Pero maginong bastos daw ako, sabi ng iba eh. Di ba? Then simple, simple lang naman ako. Lovable, pwede na siguro. Humble, eh kayo nang bahala magsabi ng mga iba pa dyan. Okay? So, gusto ko sana banggitin lahat ng aking mga batchmate, no? Pero sa dami namin, aabutin ako ng buong programa. So gusto ko lang na ipakilala sa inyo ng mabilisan ng aking mga batchmate. Okay? Ayan na. Yan, yan po yung aking mga batchmate. Yan. Hi sa inyong lahat. Sana magkita-kita tayo sa plano nating reunion. Yan. Dami namin, no? Biro mo, dami. Sino nga ba dyan yung mga kinokopyahan ko dati? Actually, may mga kinokopyahan ako dyan, eh. Minsan nagtataka sila bakit mas mataas yung score ko. Paano? Yung number 1 nandoon sa kanan ko, yung number 2 nandoon sa kaliwa ko. Harap ko sa likod ko yung number 3 tsaka number 2. So pag, syempre nagre-review din ako. So ba, mukhang mali yung answer ni number 1 ah. At titingin ako sa number 2. Ayun, mukhang tama. Hey, oy, biro lang ah. Baka mamaya kala nyo totoo. Hello classmates! Hello, hello, hello! Sana napanood nyo to. And I wish everybody na nasamang kayo, sana masaya kayo lahat sa buhay nyo at successful. Okay? Okay, okay. So ngayon, let's go to our lecture. So maraming salamat po, no, sa lahat ng mga nakinig sa akin, shinare sa inyo. I'm so proud dahil biro mo, after 34 years, nakatanggap ako ng yearbook. Maraming salamat sa lahat ng involved dito sa ating yearbook. Okay, so our lecture is about 10 healthy reminders before and after dinner. So the dinner is ready. Tara na, kain na tayo. Pero ito po, bibigyan ko kayo ng mga mahalagang tips. Unang-una, number 1, drink warm water. Nakalagay na sa lahat ng mga nabasa ko, maganda palang uminom ka ng tubig bago ka kumain. So ang pinapayo sa mga binasa ko, 30 minutes before meal, particularly pag dinner, mga 30 minutes, so kung kakain ka na 7, mga 6:30, uminom ka ng isang basong tubig na mainit-init. Hindi po malamig ah, mainit-init. Hindi naman kumukulo, hindi rin maligam-gam, warm, okay? Bakit? Unang-una, nakakatulong to, maiwasan ng overeating. Number 2, nakakatulong for better digestion. Number 3, make sure na every time kumakain naman kayo, eh mag-sip naman kayo ng konting tubig. So, halimbawa, nakalimang subo ka, ano ba naman yung isang lagok ng tubig? Saka, nguyain maigi ang inyong kinakain. Make sure hindi kayo daldal ng daldal. Masarap kasi sa pamilya, no? Minsan, nagkikita-kita lang kayo during dinner. Yung iba, nasa work. Yung iba, nasa school, di ba? So, during dinner, aba, kumustahan na. Pero nakakalimutan, habang kayo kain ng kain at nguya na nguya, lulon na lulon,
na hindi niyo maigi, pagkatapos hindi na uminom ng tubig, hindi niyo na da-digest maigi ang inyong kinakain. So kung umiinom po kayo ng tubig, maski paano, malululun nyo na maayos. At make sure naman, huwag naman kayo inom ng sobrang daming tubig during the time na kumakain kayo. Kasi napipigilan nito ang proper digestion. Then pagkatapos yung kumain, ang suggestion, 30 minutes, maghintay ka muna after kumain, saka ka uminom ng isang basong tubig ulit na warm o mainit-init. Sa ganung paraan, makakatulong to sa digestion. At the same time, na-absorb pa nito ng mas maayos ang mga sustansya na inyong kinakain. Then, number two, make sure pagkatapos yung kumain, hindi ho kayo matutulog agad-agad. Ito ang isang mali ng karamihan. Pagkatapos kumain, either nakahiga agad yan. So, pag kayo po'y humiga agad pagkatapos yung maghapunan, bumabagal po ang inyong panunaw. Yan ang isa sa dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng bloatedness o parang kinakabag at nagkakaroon ng heartburn o pagtaas ng asido mula sa sikmura na umaabot sa inyong lalamunan hanggang ito yung sinasabi na, Doc, bakit parang nahirapan ako humiga? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Yung pala, may kinalaman sa heartburn. Okay. Then, pagkatapos yung kumain ng hapunan, maghintay kayo at least 2 hanggang 3 oras bago kayo matulog sa gabi. Mahalaga po yan. Dahil kung natulog po kayo agad, na busog, pinapahirapan nyo po ang inyong lapay, ang inyong tiyan, para tunawin ang inyong kinakain. Kaya dun minsan nangyayari yung mga acute pancreatitis. Then, ang tulog nyo nagiging mahirap o nahirapan kayo matulog. So, huwag kayong kakain at sabay higa, sabay tulog. Eh, sarap nga naman matulog pag busog, di ba? Kamot-kamot ka pa sa tiyan yan, di ba? Then, number 3, make sure pagkatapos yung kumain, maghintay ka ng 30 minutes, medyo maglakad-lakad kayo ng konti. O kaya kung sasabihin nyo wala kayong malalakaran dahil nandun lang kayo sa loob ng bahay, nakakulong ngayon dahil sa pandemya, eh pwede yung nakatayo lang kayo. Maski nakatayo lang, huwag ko kayong uupo o hihiga agad. So, tayo, mga 30 minutes, o kaya para nagmamarcha kayo na very slowly, hindi naman kailangan tumalon. At hindi rin pwede naman sobrang tagal na paglalakad o pag-exercise. At least, pinakamatagal na ang 30 minutes. Huwag lalampas ng 1 oras. Yung mga 15 to 20 minutes lang nakatayo o naglalakad, ay pwede na po yan. Exercise lang ha, na tulad ng paglalakad ang sinasabi ko, hindi po pagtatalon o pagtatakbo. Okay. So, sa paglalakad nyo, gumaganda po yung inyong panunaw, nababawasan ang tsansa na magkaroon kayo ng bloatedness, saka upset stomach o yung parang pagsakit o paghilab ng tiyan. Number 4, avoid nyo po yung heavy exercise. Tulad na sinabi ko, tama na po yung paglalakad. Dahil pag kayo po yung nag-exercise ng medyo mabigat pagkatapos yung kumain, kasi may iba akong alam noon na maghahapunan sila tapos pupunta sila sa gym, aba, nagbubuhat pa ng mga mabibigat yung iba. So, exercise after dinner ay hindi makakatulong. Unang-una, pag nag-exercise kayo sa gabi, yung body temperature niyo tumataas. At pag tumaas ang body temperature, ang inyong melatonin na may kinalaman sa inyong magandang pagtulog ay maaring bumaba. At ang pagbaba nito, ang dahilan kung bakit nahirapan kayo matulog at ang tulog niyo nagiging mababaw. So, pagising-gising po kayo sa gabi. So, iwasan nyo po yan. At the same time, heavy exercises during after dinner ay magkakaroon kayo ng indigestion saka pinupulikat ang inyong tiyan. Yan yung tinatawag na muscle cramps. Okay? Then number 5. Ito yung medyo nakakaligtaan ng iba. Brush your teeth. Pero not immediately after eating. Ang mga suggestion ay 30 minutes pagkatapos nyo pong kumain, doon ho kayo magsipilyo. At pag nagsipilyo po kayo, malaking tulong yan para maiwasan yung mga dental plaque. Nanuneutralize din ito yung pH ng inyong bibig. At ang advice ay 2 minutes na pagsipilyo, 30 minutes sa itaas, 30 minutes sa baba, ay 30 seconds pala. 30 seconds sa taas, 30 seconds sa baba, 30 seconds sa gilid, kaliwat kanan. So, total of 2 minutes. Okay. Number 6, make sure huwag kayong manigarilyo. Maraming naririnig ko sa pasyente, Doc, naninigarilyo nga ako pero pagkatapos lang kumain o kaya pag nasa CR ako.
Alam niyo po ba na ang sigarilyo, mas kinakailan, hindi ho naging mabuti yan. Kaya sabihin niyo na isang stick lang yan, o kaya isang kaha, o dalawang kaha, ay kung maaari, tanggalin niyo na. Alam ng lahat na walang mabuting madudulot yan. At isa sa dahilan niya kung bakit nagkakaroon ng heartburn. Heartburn ay pwede may kinalaman sa paghina ng inyong muscle dun sa tinatawag na lower esophageal sphincter. Yan po yung nagpipigil ng pag-angat ng asido mula sa inyong tiyan papunta sa inyong esophagus o daanan ng pagkain na umaabot hanggang sa inyong ngalangala. So, bukod doon, pag kayo po'y naninigarilyo, eh napapalala po nito yung irritable bowel syndrome tsaka yung ulcerative colitis. Itong dalawang to ay mga kondisyon na may kinalaman po sa bituka. Yung irritable bowel syndrome, kadalasan yan yung palaging punta ng CR, hindi mapakali. Yung ulcerative colitis, yung namimilipit naman sa sakit. Yan. So, please, stop smoking. Walang maganda may dudulot yan. Masama ang nagdudulot yan sa inyong colon muscle. At ang sigarilyo, alam natin lahat, pwede ka magkaroon ng cancer dahil sa taglay nito 60 carcinogen na very high risk na magkaroon kayo ng cancer. Bukod sa sinabi ko, addictive to at pati ang tulog nyo ay pwede maapektuhan. Number 7, avoid taking a shower. So kung kayo po ay katatapos lang kumain, make sure na huwag kayo maliligo agad. Eh siguro kailangan maghintay ka naman ng mga 30-45 minutes bago ka maligo, no? At kung sa gabi naman, ang sabi ko nga sa mga pasyente ko, medyo yung mga warm water makakatulong yan na panligo para mas relax po kayo. Bakit pinapagbawal ang pagligo kung pagkatapos yung kumain? Kasi kailangan po natin ng energy sa ating pag-digest ng kinakain. So kailangan ng blood flow, lahat nakapunta sa stomach. Yun nga ang dahilan kung bakit magbusog, inaantok tayo. Dahil lahat ng dugo natin, dinadala muna doon sa stomach. Dahil kailangan magtrabaho ng stomach natin sa digestion. So make sure na hindi kayo maliligo immediately after kumain. Dahil isa pang epekto nito ay ang pagbaba ng inyong body temperature. So pag bumaba ang body temperature nyo, ay yung digestion nyo, lahat babagal. Okay? So yan yung mga simple tips na maaari nyo sundin, nasa sa inyo, dahil yung iba, baka sabihin, ako, eh Doc, eh dati na pagkatapos ko kumain, naliligo ako agad eh. Eh di, kung gusto nyo pong gawin yan, eh nasa sa inyo po yan. Sa akin lang naman eh, payo lang naman kung gusto nyo sundin. Number 8, make sure din na hindi kayo magsusuot ng mga damit na sobrang sikip. So kung kayo'y magdi-dinner, eh make sure comfortable po ang inyong damit. Dahil nalaman na pag kayo po'y nagsusot ng mga tight-fitting clothes, yung pressure nyo sa abdomen, eh siyempre, lalong para kang, paano ba sabihin yon? Pag nakasuot ka ng masikip, chances ng heartburn mataas. Kaya nga, isa sa sinabi ko sa lecture ko tungkol sa GERD, make sure na hindi kayo magsusot ng mga damit na masisikip. So, para maiwasan yan. At the same time, hindi rin kayo makatulog na maayos kung ang damit nyo ay masikip kung kayo'y matutulog. Number 9, ito yung pinakamaling practice kadalasan ng mga lalaki. Kung sila'y busog na, eh siyempre, luluwagan nila yung sinturon nila para makakain pa sila. Abay, kasi hirap na sila huminga eh. So luluwagan nila yung sinturon o kaya bubuksan nila yung botones. Hindi lang naman sa lalaki, may nakita akong babae, ganyan din. Eh tandaan nyo po, pag kayo po'y kailangan na magluwag ng inyong sinturon o ng inyong pantalon, ibig sabihin niya, medyo na sobra na yung kain niyo. So, pag ginawa niyo to ng paulit-ulit, ito po ang dahilan para magkaroon kayo ng bilbil. Kaya lumalaki ang bilbil niyo. So, make sure to eat to an extent na komportable kayo. Nagkalaman ng tiyan niyo, tama na. Huwag yung parang last supper na ginagawa ng iba. Ginagawang last supper, eh. Huwag ho ganun, okay? So, dinner should be very light, not heavy. Palagi sinasabi yan. Palagi kong nababanggit sa mga pasyente kaya pag mag-dinner kayo, light lang. Hindi natin habol dyan na mabondat kayo at mahirapan kayo sa pagtulog at hindi matunawan sa gabi. Then lastly, number 10. Medyo intriguing to. Say no to fruits after dinner. Eating fruits right after dinner is not healthy.
Ito, madalas ko rin marinig, no, sa mga health guru, yung mga talagang health conscious, no, sinasabi nila, pagkakain kayo ng prutas, mas maganda kainin nyo bago kayo maghapunan. O kaya yan ang unahin nyo bago yung main meal ninyo sa hapunan. Bakit? Ang prutas eh, medyo mahirap i-digest, high in fiber. Di ba pag kumain kayo ng prutas, eh, since high in fiber, mabigat sa tiyan yan. So kung kakainin nyo yan, dapat earlier, kung maaari 30 minutes bago kayo maghapunan. At yung sugar content ng prutas ay medyo nagpapahirap sa inyong panunaw. So pag kayo kumain ng matamis sa gabi, chances mas gising po kayo. Kaya nahirapan din kayo matulog. Lalo na yung mga diabetic, make sure na piliin nyo po yung mga prutas na kakainin nyo. Sa aking lecture, nabanggit ko na yung pakwan ay medyo pinapalimitahan natin dahil mataas ang glycemic index na to. Ibig sabihin, pag ito po'y nakain nyo, pagkalipas lang ng mga ilang minuto, maaaring biglang tumaas ang inyong blood sugar. So, yan lang po yung ating 10 healthy reminders. Okay, tulad ng dati, pag nagustuhan nyo po yung aking paliwanag, mag-thumbs up po kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, click the notification bell para updated po kayo. Okay? So ako po si Dr. Gary C. At tandaan nyo po yung aking request. Sana umabot tayo ng 1 million subscribers bago ako mag-birthday. Yan na po ang inyong pa-birthday sa akin sa darating na September 3. By the way, sigurado ako, kanina nung pinakita ko po yung yearbook at nakalagay dun na 87, I'm sure nagbibilang na kayo ng edad ko. Pero sigurado ako walang makakahula. Bakit? Kasi nung graduate ako noong 1987, which is 34 years ago, ang edad ko noon ay 5 years old lang. So, ako po ay malapit na na mag-39. Okay ba? So, 39 na po ako sa darating na September 3. So maraming salamat po sa mga nanood at maraming salamat sa aking mga batchmate for making this happen. And sana magkita-kita tayo sa ating reunion. Okay? So for the meantime, ako po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!